everyone! I hope you are doing well. You are doing great. At ngayon, ako po ay nandito sa beach, sa Larvoto Beach, and I'm going to take the second video, continuation ng video natin ng nakaraan dito sa beach ng Larvoto. So, nandito tayo sa gitna. Dito tayo huminto. So, ayan dito sa Larvoto, meron silang bike lane. Yan po ang bike lane. Yan. Yan natin. Yan. Kahabaan na yan. At pwede ka ditong mag-jogging, mag... Ngayon, hindi ano ang mask kasi nandito ako sa beach. So, yan. Kahabaan ng beach. Marami pa rin nagbe-beach kasi mainit. Ito ang maganda dito sa Monaco kasi... kahit taglamig, kahit autumn na, mag-autumn na, change na kami ng time, magiging 7 hours na ang gap natin sa Pilipinas. So, kahit autumn na, mainit pa din. Ang ganda po ng building na yan, yung bagong tayong building. Oh. Tingnan mo yung mga halaman. Kulay. Ganda, diba? Bago ho yan dito sa Larvoto. Tsaka yung mga yan, exhaust yan. Yung apat na yan. Yan, exhaust. Kasi nga, yung ilalim nito ay mga restaurants. Kaya, ayan. So, dito tayo. Ang laki ng ano, pinalawak talaga nila. Kasi, dati masikip, maraming hadlang sa walkway. Ngayon pinaganda nila, pinaluwag na. So pwede kang mag-jogging. Tapos pataas na mag-jogging, pwede ka nang mag-beach. So yun ang beach. Maraming nagbe-beach ngayon kasi mainit pa din. It's weekend. It's Saturday, so punta tayo sa kabilang dulo, yung sinasabi ko po sa inyo. Maraming kumakain sa restaurants kasi it's what time is it? Past one na ngayon dito sa amin. Samantalahin ko na nandito ako sa Larvoto para video natin. Actually, it's been 3 years already na ata na hindi nakakapaligo ng beach sa beach. Yun, may mga bike doon. Pero may ano yan ah. Hindi yan libre. May mga apps na ginagamit sa ano. Pwede kang ano, pwede mong gamitin 'yan papunta sa kabilang dulo ng Monaco kasi may mga parking din ng bike doon. Yan. Ganda kasi ano, bagong tanim yung mga halaman na 'yan. Ang maganda dito kasi nililipat lang nila 'yan. Ayan, yung mga puno na 'yan. Yan yung mga dating mga puno. Nililipat lang nila. Ayan, may elevator na. Dati walang ganyan. May hagdan, may souvenir shops. Mamaya bababa tayo. So, ayan na. Maraming mga batang nagpa-party ngayon. Yun nga lang, kailangan pa rin ng pass sanitaire. Pupunta ng restaurants. Bukas na ngayon peryahan ngayon eh, kaso kailangan nila ng pass sanitaire. So ayun, hanggang dyan na lang kasi ginagawa pa siya. Tapos pa nung pababa, mainit. Kayong pabalik na tayo, ito ang kabuuan, doon tayo galing. Sa ano na yon, ayun o, oh, yung doon, sa dulo na yon. Yung una kong, yung part 1 ng video yon. Tapos, sandi dito naman tayo sa kabilang dulo. Weekend ngayon, kaya maraming tao sa beach. Sarap sana yung lumangoy, kasi yung mga isda nakikilangoy din sa'yo. Mainit, dito tayo sa lilim. Pag nakatira ka dyan, sa tingin ko mahal yung bagong ano na yan, building. Kasi overlooking ka lang sa Mediterranean Sea. Yan ang magpapamahal sa
Yan ang nagpapamahal sa mga ano dito eh, yung mga flats na nakaharap sa beach, nakaharap sa dagat. Minya lang, hirap maglinis ng salamin yan. Pag ano, puro salamin pa naman. Mahirap maglinis ng salamin pag sa tabi ng dagat. Kasi para siyang oily, malagkit. Mahirap linisin. Yun yung pinakamataas na building dito sa mana ko, Odium. May swimming pool yan sa Tuktok. Search niyo po sa YouTube. Tallest building in Monaco. So, ayan. Dito na tayo. Mga ano naman dito eh. Hindi naman sila naliligo. Nagpapainit lang. Kasi nga, taglamig na naman. Magkakaroon kami ng vitamin D deficiency. Tambay muna tayo dito. Kasi mahangin. Mainit pero mahangin. Malamig ang hangin. Papaaraw muna ako. Medyo mahaba-haba pa tong lakarin doon sa kaduduluan. Sa first video ko, hanapin nyo na lang. Ano yun, umaga ko kinuna yun, kaya konti lang yung tao. Ngayon kasi, tanghali. Hapon, mainit, kaya maraming tao. Ito ang ano nila dito. Tingnan natin. So, yan, may mga, ano dito, mga mapa. Paano ka... May mga station ng taxi, may bus station, mayroon palang fitness area sa baba, may playground, may diving academy. Okay. May police station, maybe hindi ka masyadong kita kasi mainit. Ganda sana kung medyo cloudy, ano? Napaka-clear ng sky. Punta tayo dun sa dulo ng beach para dulo-dulo yung pupuntahan natin. Coffee shop ito. Nasa ibabaw. Pero sa baba. May hagdan dito. Sa kabila din may hagdan. Ayan dun. Papunta sa beach. Okay, let's go down. Tingnan natin. Ano meron? Pakita ko sa inyo. Tapos lalakad tayo dun sa kabila. Come on. Let's go down. Tingnan natin kung ano meron. Pati yung mga hagdan, pinalaki nila. Oh, ang daming tao ngayon. Ang daming nagkumakain. Oh, may mga pala toilet. Tingnan natin dun sa dulo. Malalaki ng alon. Maalon ngayon. Malamig pag nasa lilim ka, pero pag nasa arawan, mainit. Pinagkabuuan ng beach. Dito. Ayan. Ito atang diving school. Oo, ito nga. Diving school. Yan, kasi may mga ano sila eh. May mga diving suit. Ah, yes! Ipakita ko po sa inyo yung ano. Yung tubig kung gaano kalinaw. Ayan po oh. Ganyan kalinaw. Tingnan na natin kung may isda. Ganyan kalinaw ang tubig dito. Ganda, di ba? Ang linaw ng tubig dito. Kahit maraming naliligo. Yan ang maganda dito kasi pagbaba mo lang sa mga buildings nyo, kung saan kayo nakatira. Kung nakatira kayo dyan sa mga buildings, pagbaba nyo beach na. Ayan. Ganyan po talaga layo natin na yun.
Ang dalaki ng alon. Pero ang linaw. Pag nasa mainit ka, sa initan ka, ma hindi naman malamig. Yung mga, ayun nga na, pag mag-swimming ka dito, yung mga isda, ginugulo ka sa paa, sa binti. Kala mo kinakalabit ka ng kinakalabit eh. Ganda, diba? Blue na blue ang dagat. Linaw. Alam niyo naman, di ako pwedeng mag-swimsuit. Kaya hindi ako pwedeng maligo dyan. Naliligo ako dyan pag gabi. Para konti lang tao, hindi nila... Kasi pag naligo ka dyan na naka... Hindi ka naka-swimsuit, pagtatawanan ka, pagtitinginan ka, mas nakakaagaw ka pa, nakakaagaw pansin ka pag di ka naka-swimsuit. Kasi dito, kahit anong size ng body mo, mataba ka, mapayat ka, bukatihin ka, wala silang pakialam dyan as long as you are wearing the right attire. Dati wala to, kasi syempre para sa mga naka-wheelchair, hindi ano, tsaka may mga dalang mga pusit na mga bata, pwede silang dumaan dito. Yun, ang lalim na yan. Kala nyo po ano yan? Mababaw lang, kahit malinaw yan. Maano yan? Malalim yan. Lalo na doon. Blue na blue na doon. Pero ang dami pa rin naliligo dyan ha, pag summer. Nilalagyan nila yan ng net para sa jellyfish. Okay, let's go. Nakikita niyo po ba yan? May nagpa-paragliding. Ayan o. Galing siya dun sa bundok na yon. Yon. Yung bundok na yon. Tapos, ayan. Nagpa-paragliding siya. Ganyan po yan ko siya. Kalayo. Ang layo, 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 layo na niyan. Di na natin nakita. Yung bundok na yon. Yun, yung dulong-dulong yon, yon. Narating ko na yon, banda doon. Hindi naman yung tuktok na tuktok. Kasi yun ang papuntang Gorbyu eh, doon dumadaan. Tapos pagbaba noon, yun ang Gorbyu sa likod yun. Papuntang Muntong. Ciao guys! God bless you all! Ciao! Ingat po kayo lagi. Keep safe guys! Until my next video, please like and subscribe my YouTube channel, Jazz Millet. Paki-ano nyo na po, paki-pindot na po yung bell button nyo po para ma-notify po kayo pag may mga bago akong videos. At paki-follow na rin po yung aking Facebook page, Jazz Millet. Ciao po guys! God bless! Ciao po! Uwi na!